Magandang hapon sa inyo lahat. Narito po ang ating update sa Bagyong Ursula. At kanina aras 4 ng hapon, nasa dagat pa rin itong bagyo at unti-unting lumalapit sa ating bansa. Kanina aras 4 ng hapon, ang layo ng Bagyong Ursula ay nasa 670 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte. Bagyang lumakas ang bagyo from 65 kilometers per hour, ito yung malakas ang hangin malapit sa gitna ng bagyo. Ngayon po ay umaabot na sa 75 kilometers per hour, samantalang pagbugso ng hangin ay umaabot na sa 90 kilometers per hour. Kumikilis ito west-northwest at nasa 30 kilometers per hour. So napakabilis ang galaw ng o pagkilos ng bagyo. O sa ngayon po, hindi pa tayo naapektuhan ng bagyo. Lalo po dito sa Visayas and Mindanao. So sa ngayon po ay nagtasa po tayo ng signal number 1 o tropical cyclone wind signal number 1 sa malaking bahagi ng Visayas at sa ilang bahagi sa Bicol region. At meron isang lalawigan dito sa Mindanao. So ano po 'yon? O signal number 2 po pala ang signal number 2 and signal number 1. So nag-raise po tayo ng signal number 2 o tropical cyclone wind signal number 2. Ibig sabihin po niyan, makakaranas o asahan po natin ng malakas na hangin from 61 to 120 o within 61 to 120 kph na in 24 hours. So sa Eastern Visayas, yan po ay sa Giwan. And then next, signal number 2 po yung kanina. And then signal number 1, nagtaas po tayo sa mga ilang lugar sa Luzon and then sa Visayas. Ang sabihin ng signal number 1, makakaranas ng malakas na hangin between 30 to 60 kph within sa 36 hours. So ang mga lugar po na sa ilalo ng signal number 1 ay sa Quezon, ito ay sa Buena Vista, Calawag, Catanauan, General Luna, Ginyangan, Lopez, Makalelon, Mulanay, San Andres, San Francisco, San Narciso at Tagkawayan, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Marinduque, Romblon, Sorsogon, Masbate, kasamang Tikaw at Burias Island. And then, nasa ilalim pa rin ng signal number 1 sa nalabing bahagi ng Eastern Samar, Northern Samar, rest of Eastern Samar, so nagdoble po. So, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, ang mga lugar po sa Northern Cebu ay sa Carmen, Asturias, Tuburan, Katmon, Sogod, Borbon, Tabuelalan, Tabogon, San Remigio, Bogo, Medellin, Daang Bantayan, Bantayan Islands at Camotes Islands. Then sunod po Central Cebu, ang mga lugar po sa Central Cebu ay Alogisan, Karkar, Pinamungahan, San Fernando, Naga City, Toledo City, Minglanila, Balamban, Talisay City, Cebu City, Cordoba, Lapu-Lapu, Mandawi City, Consolacion, Liloan, Compostela Valley at Danau City. The next, ito yung sa Northern Eastern Bohol. So ang mga lugar po sa Northeastern Bohol ay sa Inabangan, Danau, Dagohoy, Pilar, Gindulman, Anda, Kadihay, Alicia, Buena Vista, Getafe, Talibon, Trinidad, Buen Unido, San Miguel, Ubay, Mabini, at yung President Carlos B. Garcia. And then Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Northern Negros Occidental, ang mga lugar po ay Bacolod, Bago, Cadiz, Calatrava, Enrique B. Magalona, Escalante, La Carlota, La Castellana, Manapla, Moises Padilla, Binalbagan, Hinigaran, Isabela, Murcia, Pontevedra, Pulupadan, Sagay, Salvador Benedicto, San Carlos, San Enrique, Silay, Talisay, Toboso, Biladulid, at Victorias.
The next po, Northern Negros Oriental. Ito sa Canlaon, Gihulgan, Gimalaud, La Libertad at Palehermoso. And then panghuli po, signal number 1 sa Dinagat Islands at Siargao del Norte kasama Siargao Islands. So, yung pong signal number 2 kusan ay Giwan ay nasa ilalim nito ay makakaranas na masungit na panahon. And then tong signal number 1 kusan ay nasampo natin ang masungit o pag-ulan na may mga pagbukso ng hangin. And then, pakita po sa inyo yung forecast track. So, bukas ng hapon ay maaari pong lumakas itong si Bagyo bago mag-landfall sa bandang Eastern Visayas. So, bukas ng hapon, around 2 p.m., malapit na po siya sa landmass. So, December 24. And then, December 25, 2 p.m., medyo nakatawid na po siya sa landmass. Malapit na po dito sa May Mindoro Provinces, yung sentro ng Bagyo. So, ibig sabihin po niyan, mula bukas, December 24 and 25, yun po yung inasa natin yung mga pag-ulan at may kasamang malakas na hangin, dulot ng Bagyo. And then, ang maapektuhan ng Bagyo, yung pong Southern Luzon and Visayas. And then sa December 26, inaasa na po natin itong sentro ng Bagyo ay nasa West Philippine Sea. And then expected natin na December 26 hapon ay hindi na tayo maapektuhan ng Bagyo. And then December 27 hapon, Bagyong bumagal. At inaasa natin lalabas ito ng PAR. And then December 28 ng hapon pa ito lalabas ng PAR. Itong si Bagyong Ursula. So ano po yung nasa ating mga pag-ulan ngayon at sa darating ng araw? So between tomorrow afternoon, Tuesday afternoon and Wednesday morning, inasa po natin ng moderate to heavy rains sa Dinagat Islands, Siargao and Bukas Grande Islands, Eastern Visayas, Romblon, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, at yung northern portion ng Cebu at Negros Occidental. Bukas ng hapon at Wednesday morning, meron dito ay nasa na light to moderate with intermittent heavy rains sa Bicol Region, Quezon, Marinduque, at ang lalabing bahagi ng Visayas at Surigao del Norte. And next, between Wednesday morning and late evening, moderate to heavy rains ang inasa po natin sa Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique, Capiz at northern portion ng Palawan kasama ang Cuyo at Calamayan Islands. Inasaan pa rin sa period nito ang light to moderate with intermittent heavy rains sa Calabarzon. Patukol mo sa malakas na hangin dahil sa papalapit na bagyo, yung pong lugar po, yung Giwa, nasa under signal number 2, ay makakaranas po ng damaging winds associated sa bagyo. Bukas pa ng hapon mararanasan. At ang epekto nito ay light to moderate to high risk structure. At dun sa ibang bahagi, yung strong winds ay mararanasan din o mararamdaman ang malakas na hangin sa northern portion o northeastern ng Mindanao at nalabing bahagi ng Visayas, northeastern Mindanao at nalabing bahagi ng eastern Visayas tomorrow morning. And then next, dito sa may southern portion ng Bicol Region at sa some portion ng central Visayas ay tomorrow afternoon. And then some portion of western Visayas tomorrow evening. And at itong mga lugar nito ay epekto nito ng malakas na hangin ay light damage to medium to high risk structure. And then si Ursula ay nasa natin lalakas ito to a severe tropical storm bago mag-landfall sa Eastern Visayas bukas ng hapon o gabi.
and suspension of maritime activities. Maaari pong nating asahan yan dahil sa papalapit na bagyo, lalo na po na nagtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal. Tropical cyclone wind signal number 1 may be raised over Oriental Mindoro sa susunod ng ating severe weather bulletin. And sa kalagayan ng ating karagatan, moderate to rough seas ang iiral sa eastern portion ng ating bansa ngayong araw. Then rough to very rough seas naman na inaasahan sa northern at eastern portion o eastern seaboard ng Bicol region at eastern seaboard ng Eastern Visayas, kasama na rin ang Caraga region ngayong gabi or bukas na umaga. So ibig sabihin po niyan ay delikado po na pumalaot ang ating mga kababayan sa mga nambagit na lugar, lalo na po yung ang gagamitin po natin ang maniliit na sasakyang bandagat. So yan po ang ating update. So may mga katanungan? Okay. Um, so ang tanong po, saan sa Eastern Visayas magla-landfall si Bagyong Ursula? Sa ngayon kasi, nandito pa ito si Ursula at di pa natin ma-pinpoint kung saan sa Eastern Visayas magla-landfall si Ursula. Pero pag napanatili itong pag-kills ito, mataas ang chance po sa Eastern Visayas magla-landfall si Ursula. So ang tanong po, kung mas malakas ba si Ursula kaysa Tisoy? Siyempre po, mas malakas si Tisoy kaysa kay Ursula. And another, additional information, yung makikita niyo yung linya, yan po ay patungkol sa gitna ng bagyo. So baka isipin niyo po na maliit lang bagyo. Yung diameter ng bagyo ay nasa around 500 kilometers. So, pakita ko pa sa yung satellite image. Ito mismo yung laklawak ng bagyo, halos sakop niya ang buong Visayas. So, itong pinapakita ng mga forecast track ng bagyo, yan po yung tinatrack po natin yung gitna o sentro ng bagyo. Hindi pa yung kasama yung diameter ng bagyo. So, yun po. Next ating bulletin ay 11. Adi po, 8 p.m. Next na weather bulletin and press briefing po ay maya pong 11 p.m. Maraming po salamat.